Shalom! Hallelujah! Shalom, shalom! Blessed Philippines! Luzon, Visayas, Mindanao, at higit sa lahat sa mga Kingdom citizens na lagi pong nakantabay at laging excited. Like kung sinasabi, the most exciting moment sa buhay ng isang tao, sa buhay ng mga mananampalataya, ay ang kausapin ng Diyos, ang kausapin ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Wala nang iba. Kasi pagkausap mo lagi ang Diyos, meron kang intimacy, meron kang intimacy sa Father, intimacy sa kay Jesus Christ, sa Lord Holy Spirit, nakikinig ka, inuupuan mo, at talagang my sheep hear my voice, I know them and they follow me, hindi ka maaring magkamali, hindi ka maaring, ikaw ay magtatagumpay, ano pang problema? Hindi naririnig? Ang cellphone ko naririnig? Malakas pala? O inaan ko muna. Okay, thank you. So kapag ikaw po ay laging nakikinig at nasa paanan ng Panginoon, the secret of the Lord is for those who fear Him. At ang kanyang sekreto ay binibigay niya sa mga may takot sa kanya, sa mga nakikita niyang uhaw at gutom sa kanya, sumusunod sa kanya. At ang pinakamasarap marinig po ay dalawang bagay na nakita ko sa Biblia. Yung Matthew 25:34 at saka yung Matthew chapter 3 na kung saan ay sinabi ng Lord, paki-open mga bless. Hallelujah, yung Matthew 25:34. Ito yung lagi natin sinasabi, no? Hallelujah. Itong pinakamasarap mapakinggan talaga at saka yung isa pa. Then shall the king say unto them on his right hand, come ye blessed of my Father, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. At yung isa pa, Matthew chapter 3 verse 17, yung, this is my beloved son sa baptism. Pangalawang gustong marinig ng bawat isa atin na napakasarap na tinig na marinig is sasabihin ng Father, this is my beloved son in whom I am well pleased. Hallelujah. Diba? Sabihin ng ama sa kanyang mga anak, this is my beloved son. Yung nabaptize siya sa water sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, anak. Hallelujah. Yun na. Ibalik mo. Sa 15. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. Pag sinabing beloved, package deal na yun. Talagang hindi maaaring hindi siya ma-please sa buhay mo kasi ginagagampanan niya. Biro mo, after how many thousands of years, almost 4,000 years na inabangan ng Father, hallelujah, si Jesus Christ, na nag-agree sila from eternity past to eternity future at pag sa pagkakatawang tao niya upang gampanan ang isang pinakamalupit, pinakamatinding layunin ng pagkakatawang tao na siya ay mag-sacrifice, mag-suffer at i-preach higit sa lahat ang gospel of the kingdom para i-restore tayo sa ating dominion, i-restore niya ang kanyang paghahari, Panginoon, dito sa lupa through us at ibalik ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin upang ang karakter ng Lord, ang kapangyarihan ng Diyos ay mag-manifest sa ating mga buhay upang sa gayon ay mabuhay ating mga espiritu. So gusto ng Panginoon at higit sa lahat yung dominion natin ay ibalik niya yung ating mga identity, yung ang purpose niya sa buhay natin ay mangyari at maganap, may serve natin. So after 4,000 years ay naganap, kaya po sinabi ng Father, this is my beloved son in whom I am well pleased. Imagine, hallelujah, grabe itong word na to, no? Ang sarap pakinggan. Now, sa transfiguration, dire-diretso na po ako, ha? Gusto kong samantalahin ito, marami ang gusto kong sabihin. Sa Matthew chapter 17 verse 2, mapapansin natin that it was transfigured. Verse 1 mga muna, anak, sa verse 1 mga muna. Sa verse 1. Okay. After 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John. Tatlo yan, yung kanyang core group. His brother, and bringeth them up into an high mountain apart. Si Jesus Christ ay may disciple ng 12. Siya ay mayroon 3 core group na laging sinasama niya. So kung di man, but yung mga iba, hindi naman nagsiselos, ano, pagka sinasama ni Lord, 3 laging madala sa kasama niya, yung core group niya, si Peter, James, and John, no? Ang kanyang kapatid, na kung saan hindi po nagsiselos yung mga ibang alagad. Pag sila ay mayroong pupuntahan at lagi niyang kausap ang 3 na binibigyan niya ng instruction. Anyway, and bring it them up into an high mountain apart. And was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Grabe nangyari sa bundok na yun na magkaroon ng transfiguration. And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him. Meron siyang kausap, hindi ito hologram, ha? Hindi ito
yung hologram na kung saan may nag-appear. Ito ay talagang vision and actual in the spirit. Hallelujah, ay binuksan ng Lord ang mga mata ng tatlo at nakita nila sa vision, open vision, si Elijah and si Moses, the law and the prophet, yung mga sumulat patungkol sa kanya, yung na kung saan ay nagpapatotoo tungkol sa kanya. At kung titingnan ninyo, ito yung mga nag-confirm, nag-witness, nag-testify tungkol sa Kristo na katawang tao na kung saan na matagal nilang hinintay. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang mga mata na nakakita sa akin sapagkat hindi lahat ay nakakita sa Panginoon na siya ay nagkatawang tao. Yung binu mo, Diyos nagkatawang tao. Hallelujah. At nakasama ng mga alagad. Imagine isang hari at Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Kinreate niya ang mga bagay dito sa mundo. At siya'y tumapak sa kanyang nilikha. Ang pinakamatindi nito, ang espiritu niya ay tumira pa sa atin. Okay? And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Sa verse 4, establish ko muna yung ating content natin ngayon. Then answered Peter and said unto Jesus, si Peter, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee and one for Moses and one for Elias. Verse 5, while he yet spake, behold, a bright cloud. Grabe yun, no? Lagi na lang may bright cloud kapag nagsasalita. Katulad yung pag-akit ni Jesus, nagsalita ang anghel ng Diyos na itong Jesus na umakyat, kung paano siya umakyat sa kalangitan, siya rin bababa pagdating ng huling araw na kasabay din ng bright cloud na ito. Overshadowed them. I believe that this has a kind of glory. Then, bright cloud overshadowed them. And behold, ito na po, a voice out of the cloud which said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Hallelujah. So twice na sinabi ni Lord after na baptism at pagkatapos sa transfiguration na nagliwanag siya at bumalik siya sa kanyang nature na kung saan talaga yung glory niya ay nagmanifest. The glory of the King. Hallelujah. Hura bashara kandalhande. At mayroong witness na kung saan from old witness in the Old Testament and witness sa New Testament, nagtagpo sa bundok na yan at pinatunayan nila yung sentro ng kung saan yung the all power authority na pinagkaloob kay Jesus dito sa lupa maging sa langit sa Matthew 28. Diba, all power authority ay binigay na sa akin. At ito rin naman ay in-invest niya sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga sumasampalataya sa kanya. Hallelujah. So titingnan natin, yung gusto kong makita natin dito, na si Lord ngayon ay nakaupo na at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan. Hallelujah. Itong salitang ito na, this is my beloved sons, ay pwedeng i-apply sa ating mga anak ng Diyos na gumaganap sa kanyang kalooban. This is my beloved sa church. This is my beloved sons and daughters. May tinatawag na ini-endorse tayo ni Lord, ng Father. Hallelujah, dito sa earth na tayo ang pakinggan. Tayo ang standard ni Lord dito sa mundo. Hindi ang mundo ang magbibigay sa atin ng standard. Amen? So, tayo ang dapat pakinggan. This is my beloved sons and daughters of the kingdom. This is my beloved sons and daughters in whom I am well pleased. Saan na-please ang Father? Saan na-please ang Father? Though wala pang ginagawa si Jesus, pero na-please ng Father. Of course, anak niya yun, bugtong na anak niya yun sa pagkakatawang tao, as a son of man and as a son of God. Pero gusto kong sabihin sa inyo, yung plan and purpose ng God ay naganap at tinupad ni Jesus. That's why sa Luke chapter 16, verse 16, mapapansin natin doon, bakit po si Moses at saka si Elijah ang nandun doon? The law and the prophets were until John, since that time, the kingdom of God is preached and every man presseth into it. So, mapapansin natin, ito na. Wala nang ibang nag-preach ang kaharian ng Diyos sa mensahe ng kaharian, kundi ang mismo ang hari, mismo na nagkatawang tao, upang i-restore, magkaroon ng kingdom awareness ang mga tao na mayroong kaharian na ibinaba dito si Jesus, may gobyerno ang Diyos na ibinaba dito sa lupa, na siya nating original government sa ating mga buhay na kung saan ay balik tayo sa gobyerno ito, because from kingdom to kingdom, hallelujah, upang mabuhay tayo from eternity to eternity.
Alam niyo po ba na we are not a victim of the past. We are the victor. We are a victor of our future. Victor tayo. Everything sa Lord ay tapos na. It's done. It is finished. Kanya lang, gusto ng Lord na makita natin yung kabuuan ng kanyang plano at layunin sa buhay natin na ma-serve natin ang ating purpose, bakit tayo nandito sa lupa. Yung ating assignment, yung ating relasyon sa kanya, yung ating relasyon sa isa't isa, yung ating mga giftings ay magamit natin for His glory and His glory alone. Hallelujah. Amen? Lakasan nga natin yung palakpak sa Panginoon. Yung malakas na palakpak. Hallelujah. So pinakita doon, sa parang fulfillment ito na sinabi na, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill it. So mapapansin mo yung dalawang witness sa Old Testament and New Testament nagsama at nasa kalagitnaan nila ay ang Kristo na siyang the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father except through Him. Hindi ang law ang papunta sa Father, no? Hindi yung prophet, but Jesus, the Son of the Living God. Hallelujah. Thou art Christ, the Son of the Living God, is the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father except through Him. Kaya po, ang message ng kingdom, itong programang ito na Abba Father, ay laan ito sa lahat po ng mga taga-kaharian ng Diyos. That's why, welcome to the kingdom of God. Welcome to Abba Father program. Palakpakan natin ang Panginoon. Yahoo! Hallelujah! Glory! So, hindi lamang dapat ang ulo ang nagliliwanag. Dapat pati ang katawan ay nagliliwanag. Hindi naman pwede na ang ulo si Christ. Of course, nagliliwanag. Dapat ang katawan din niya ay nagliliwanag. Nakikita yung glory ng God sa buhay ng bawat mananampalataya. Alam nyo, kung saan ka babad, yun ang nagmamanifest sa'yo. Di ba madalas natin marinig, what you eat is what you are. Kung saan mo ginugugol yung oras mo, yun ang nagmag... Kung saan mo ininvest yung oras mo, yun ang nakukuha mo. Kaya nga po, nakakatuwang sabihin sa lahat ng mga kingdom citizen na si Lord ay nag-challenge sa kanyang mga lagad. At ang sabi niya, hindi man lang kayo makapagpuyat sa akin kahit na isang oras. Hallelujah. Ba't ba nagbigay siya ng figure na 1 hour? Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, gusto natin maintindihan at makita ang layunin at puso ng Diyos. Babara natin siya sa panalangin. Walang option. Ang panalangin ay hindi po ito religious activity. Ito po is our personal and priority sa buhay ng mga anak ng Diyos na may relasyon sa Kanya. Para ikaw, kung ma-assignment ka, mag-report ka. At ito ay ginagawa natin sa buhay natin na naglalambing. Alam niyo yun, katulad din ba, kung tawag ko minsan sa father natin is tatay. Ang tatay ko ay tatay din ang tawag ko. So, tinawag ko siyang tatay, tatay. Walang perfect father sa lupa. Meron lamang perfect na father sa langit. Kaya pag tinatawag mo siyang tatay, kung tawag mo sa papa mo ay papa, pwede mo siyang tawagin papa. Hallelujah. Kung ikaw tawag mo naman ay father sa tatay mo, yes, father. Kung tawag mo naman ay daddy sa tatay mo sa lupa, daddy rin ang pwede mong itawag sa kanya. Lagi niyong tatandaan na ipinanganak ka upang makilala mo ang totoo mong tatay sa langit at yan ay ama natin sa langit. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, come on. Shout! And to God with a voice of triumph. So dyan po sa ating comment section, pwede kayo mag-comment. Kung may narinig kayo at naintindihan ninyo aking sinasabi, pinagpala kayo sa mga ating exhortation at mga insight, go ahead. Kung meron kayong prayer request, sabihin nyo dyan. Yung mga nagbabasa po dyan, yun po ay magpipray para sa inyo. Okay? So salamat sa Diyos sa gabing ito. Live po tayo, ano po? At gusto kong kayo ay batiin at lahat po ng mga nakatune in. Kanina pa po kami nagpe-pray dito, kanina pa madaling araw. Alam niyo, meron kaming nakakatuwang espiritu ng panalangin talaga, no? Alas 2:30, kami ay gising na, alas 3, at talaga pong nakakatuwa na. Ang sarap makipag-ugnayan sa Panginoon. Ang sarap sumunod sa Panginoon. Ang sarap sundin ang kanyang mga utos. Hallelujah. Ayon sa kanyang biyaya at kawaan at kapangyarihan ng banal na espiritu. So gusto ko lang po kayong i-shout out. Naku, ba't nawala na yung... Ang dami na naman kasi. Ayun, alin?
Wala eh. Okay. So napunta na agad tayo kay Jeden Jed Galope. Shalom. Natalia Mendoza Abuyin. Masangkay San Gabriel. Shalom. Gayos. Shalom, Gayos. Hallelujah. Samuel Soto. Good evening po, Brother Sammy. Malapit na birthday mo. Adja Donisio. Shalom, purihin ng Diyos. Belen Baldomaro. Sa family ni Pastor Beng. Jeffrey Pero. God bless. Shalom, David. Heidi Baldomaro. Shalom. Gusto ko man mag-prophet sa isa-isa, sana magre-release ka lang. Napakabilis. Angelin Amistoso. Good evening po. Ambay Reyes. Venus. Okay. Ambay Reyes. From Daraga. Reyes. God bless. Lailani Lukban. Hindi ko na alam kung ano to. Lailani Olidiano. Olidiana. Alali Umban, Austria. Send 50. Thank you very much po, kapatid. Shalom. Jan Andrea Kihilag. Arcega. God bless. Milagros Abuntilla. Naku, sabi ko kanina, nakaka-encourage pa ang inyong presensya sa live po natin at ang inyong presensya sa naka-tune in kayo. So, Aaleli Umban, Austria. Shalom. Lulu Di Maunahan. Shalom, Mindanao. Noli Sakilayan. Good evening to all. Marilyn Simoy. Allah, nasa biyahe ito. Nakakatuwa naman. Ang pag-iingat ng Lord ay sumayin niyo po. Papuntang Mindanao yung mga yan. Sila Pastor Tata. Noli Sakilayan. Okay. Given Pina Flor Paz. Noli Sakilayan. Giselle Nueva Kapukian. God bless. Shalom. Marlin. Yung kanina. Gayos. Marco Heda. John Andre Kihilag. Good evening, Pastor Luis Boy Baldomaro. Maria Victoria, happy birthday, Sister Vicky. Sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, June, ay happy, blessed birthday po. Naku, talaga napakarami. Ang akin lang, sa family ko lang, ay napakaraming birthday. JC Iro, God bless, JC. The love of the Father ay nasa sayo. Joy Leslie Nasalita, God bless. Joy. Josephine Angatalon, God bless. Christine Nueva, blessed family ng Nueva family ni Joms. Jen Reyes, Elvira, God bless, Jane. Carlos Brozula, shalom. Leslie Blanco, Ma'am Leslie, God bless. You are so much blessed and highly favored by God. Shalom everyone. Eman Haduka, Pastor Hernan Haduka, next Thursday, ikaw ang speaker. Wala, hindi ka na makakapalag, ha? Susunod si Pastora Sharon Soto. Hello, Jonathan Bulante. Hi, Pastor Jonathan. Good evening po. Ambay Reyes, family from Albay. Okay. So, Gemma Borja from San Pablo, Laguna. Janet Bukag. Shalom po, Normadira from Olonga po. Ogi Mapiles, watching from La Trinidad, Benguet. Wow, Ogi. Grabe. Kamusta na kayo dyan? Ingatan kayo ng Panginoon. Celia Calagos from Samar, Calbayog, Samar. Neil, nako si anointed keyword ni Sinil Asebron. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal. At di ko makakalimutan ang ating pinagsamahan hanggang ngayon niya na isip ko. Victor Solis Dupale. God bless, Victor. JC Iro, good evening, shalom. Abby Reyes, Sulota. Soluta, God bless. Bel Vigilia Baldomaro. Andito lang sa tabi ko si Pastora Bless. Okay? Vivian Ving Nicolas, magandang gabi po. Praise God. Hallelujah. Jim Alano, andin sa harap ko lang. Salamat, Jim. Tagaluto, tagasaay. Cherry Anurico Tumaka, shalom. Donna Noki Galope. Asawa po ni Jade Galope. God bless, Donna. Ang alagaan niyo si Chinan lagi. Norma Dira, God bless. Okay. Ferdi Alano ng Cogeo. Feselumon Kitale, God bless, shalom to everyone. Maribel Wahingon. Jun Rapoles, good evening. Vivian Bing Nicolas. Good evening po. Neil, once again, thank you. Hallelujah. Shalom, Queenies Vicente. Shalom. Wow. Yet Buter is watching. Ferdi Elano, amen, shalom. Roldan Guevara Padua. Pastor Roldan Guevara Padua. Shalom. Kailan ka uli mag-guest dito? At marami na naghihintay sa'yo. Okay? Isa, ang aking anak. Nakakatuwa lang itong mga sila Isa, no? Kung kailan nag-pandemic at saka sila nag-full-time kay Lord at sila ngayon nagpa-pioneering sa isa children's church na kung saan ay napakarami pong mga bata inalagaan nila. God bless po. Hallelujah. Joy Leslie na salita. Nasabi ko na to.
Okay, nabanggit ko na yun. Jocelyn Canape, God bless. Jim Alano, nasabi ko na, nabati ko na rin po. Neil Kakiambaw, God bless po. Magandang gabi po, Sister Nell. Weng Madrinyan, we declare salvation ng family mo, sa kay Brother Roy at sa lahat ng iyong mga kamag-anakan. Rosel Dixemo Ararkaina, hallelujah Lord! Salamat sa buhay mo, Rosel Ambsreyes. Naku, nabanggit ko na rin ito. Weng Madrinyan, sino pa? Okay. Sino pa po? Eleanor Mersa Miranda, magandang gabi po, Eleanor. At na Nancy Quinola, Noli Sakilayan, Iris, sino tong Iris? Ngayon ko lang nabasa to. Amen. God bless po. Casey Espinas. Okay. Amen po. June Repoles. G. Shalom. Okay. Awi. Si Awi. Datu. Ito po ang talagang totoong Awi. Datu na. Hari pa. Hallelujah. Magandang gabi sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon. First Solomon Kitalig. Amen. Hallelujah. Christine Nueva. God bless Christine from Teresa Rizal. Sino pa po? Ayan, mga bagong ano. Okay. So, Ruther, I declare protection kay Sister Novette sa mga oras sa ito at good health. Keep safe and protected and provided po ng Panginoon. Hallelujah. Jay Shalom. Kenneth Vicente. Grabe. Carms Reyes, God bless. Eleanor Mersa Miranda, pinagpala ka ng ama sa gabing ito. Reynald Reyes, ang tindi ng pag-ibig ni Lord sa buhay ninyo. Amen. Hallelujah. Casey Espinas, Hannah Lea Nueva, Jello Trangia, God bless. Jocelyn Canapi. Okay. Paul Adrian Gaid, shalom po, pastor. Yan ang aking manugang. Pagpalaan ka ng Lord. Anak, hallelujah na ikaw ay magpastor din. Yan ang dalangin ko sa iyo. Roselle, okay. Okay, nabati ko na lahat. Purihin ang Diyos sa oras na ito. Aileen Quinto. Aileen Quinto. At ikaw po ay isang a woman of intercession, a woman of faith, a woman of courage. Hallelujah. Ang kaaliwan ay sumain niyo sa kamatayan ng iyong tita. Nelo Villegas, shalom. Noah, shalom, Tatay Luis. Christine Nueva, hallelujah. Christine Nueva, God bless. Sa tayo po ay manalangin at idulog natin sa Diyos. Greg Nasam Nueva, shalom. Joyless, okay. Eloisa, ako from Dubai. Eloisa Faye Vizeno Zabala. Ito po, ingatan kayo ng Lord sa lahat ng mga taga-Dubai sa oras na ito, lahat ng mga graduate ng School of Advancing. Naalala ko lang po itong, David, paki-close up mo nga ito, naka-close up ba itong ano to? Ito? Ito po, yan. Ito pang uniform, nakadalawang batch po tayo doon sa Dubai. Hallelujah. Michelle Sumampong Isguera, naku, bigyan kayo ng kalakasan lagi sa pagpupuyat ninyo, sa pag-aalaga ng inyong anak, mga anak. Eleanor Mersa Miranda, good evening po. Teresita Taong Di Vega. Okay. Pastor Joe, a warm hello of love to everyone. Napakainit ng pag-ibig ng pastor namin na ito talaga. Maureen, kasama ka sa next Thursday, ha? Kayong dalawa ni Pastor Hernan. Shalom po, watching from Spain. Yes, shalom, Kenneth Vicente. Shalom po, watching from Spain. Good evening po sa lahat. God bless us all. God bless Spain. God bless Dubai. God bless Hong Kong. God bless UAE, God bless. America, God bless. Europe, God bless. Middle East, hallelujah. Olan Reyes, ang teacher namin. God bless all Olan. Sulong! Pastor Roldan talaga, grabe, no? Jessil Rabay, Rabe Ibanez, patuloy na ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ang mag-take over sa inyong buhay, mag-asawa ni Marvin. Henry Magsumbol, shalom. Hallelujah. Hannah Leyan Nueva, God bless. Pastor Luis, pa-shout out po kay Jake Fernandez. Nasa Taiwan po siya, kasama ko po siya sa Children Ministry dito sa Pagsanhan. Amen. I-bless ni Lord ang ministry ng mga bata. Yan ang gusto ni Lord talaga. So, wag natin kalimutan ng mga bata. Reynald Reyes. Rogelio Dupale, God bless po. Happy anniversary kay Sister Elby and kay Pastor Rodgen. Sabi ko nga sa inyo, 30 years is a significant years yan. Na ibig sabihin,
papasok kayo sa another dimension of faith and experience sa kaharian na kung saan ang glory ni God ay mararanasan ninyo mag-asawa ng mas matindi kaysa dati. Alden Hela, shalom everyone, welcome to the kingdom of God. Shalom everyone, Roger. Rita Senior, good evening brothers and sisters in Christ, the Lord love us very much. Hallelujah, shalom everyone. Noah, haha, blockbuster pastor, ako din po. Victor's Crown Family Ministry in the house. Noah, ikaw talaga. Hallelujah. Pa-shoutout po kay Rosa May, nasa Hong Kong po siya. Kay Sinel Kiambao. Sabagay, misa lang natin gawin ito. Mario Nito Ausa. Masarap din yung nagkakabatian tayo kasi hindi naman tayo nakikita talaga sa face to face. Pero gusto kong sabihin sa inyo na malapit na yan. Okay. Hi po Pastor Boy from Nicholas Family. Salamat po sa kabutihan ni Father God sa lahat. Amen. Nins Ramos from Victor's Crown. Nins, God bless. Edward Dimaunahan from Victor's Crown. Ang daming taga-Victor's Crown. Gerard at Chica, good evening po sa lahat. Shalom! Hallelujah. Glyn Ulasco Marama, good evening Tito Boy. Yan ang aking pamangkin. Merrily Magleo, God bless Merrily. Adi, God bless. Ang iyong, ikaw ay isang kabataan na influencer. Shalom Pastor, pabati po sa... Si Isabel, salamat. Judy Ann Cabrera, my Jewy. Okay. Jocelyn Canapi, God bless. Dina Nueva, shalom. Si Sir Natalie, ha? Ang unang-una naming dadalamin kasi po ang God is, ang Blessed Philippines, na ang Blessed Philippines School of Advancing the Kingdom of God, dadalaw po at bibisita sa mga lugar, sa mga churches na kung saan na mga nagsipag-graduate sa School of Advancing the Kingdom of God. So, Jerin Jade Galob, hi Mariano Viado. Azula Dima Felix, shalom. Eleanor Mercia Miranda, Pastor, pa-pray po sa apo ko na may sakit ngayon. Sa anguno po sila nagbakasyon. 1 year old po siya, salamat po. We declare, I send forth the healing touch of God of the, in the name of Jesus right now sa iyong apo, Eleanor Mercia Miranda. In Jesus' name, we declare healing. Hallelujah. Amen. Opo, opo si Maureen Haduka. Okay, Daisy Mangkukang Bruzula, shalom. Pastor, papray po sa po. Okay, may nagpipray na. Pag kayo po ay, itong Abba Father, lagi niyong tandaan, source and sustainer, kapag kayo po ay mayroong mga prayer requests, may nagpipray agad yan. Hindi yung, Pastor, ipagpray nga natin, ang tagal-tagal lang kasi makalimutan. Pray agad, kasi open heaven tayo, kasi mayroon tayong access sa kaharian ng langit because of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kapit tayo nila pa sa... isama niyo po sa prayer ng province ng Albay dahil po sa biglaang pagdami na nagpa-positive sa COVID-19. Amen. Hallelujah. Ikaw ang watchman dyan, Ambay, tumayo ka, tumindig ka, at i-declare mo ang paghahari ng Panginoon at paghahari ng Diyos sa lugar na yan. We declare kingdom take over sa buong Albay, Panginoon. Salamat mo sa buong province ng Albay. In Jesus' mighty name. Arestuin lahat ng klase ng mga demonyo, ng virus, ng iba't ibang klase ng variant virus in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ama, maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Marcos Mendoza, shalom, Star. Thank you po sa Star na sinend po ni Marcos Mendoza. God bless. So tayo po yung manalangin minsan pa at idulog. Arlene Medalyada, yung music natin, anak. Hallelujah. Gayos, shalom, Gayos. Dinideklara ko ang patuloy na breakthrough sa iyong trabaho. Judy Ann Cabrera, God bless. Okay. Hallelujah. Sent 100 stars. God bless. Carms Reyes, God bless you. Hallelujah. Pastor Ed, bumalik ka na rito. Hinihintay kita para mag-panel tayo rito, mag-partner tayo rito every Thursday. Good evening po, Maria Victoria Buter. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan, kadakilaan mo. Marimarta Pedor, Shalom Marcos Mendoza. Amen, in Jesus' name. Hallelujah. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Thank you, Abba. Woo, sharabahandala si karabahande. Thank you, Father God. Salamat po aming Ama, our Daddy in Heaven, Tatay, Papa, Ama. Sapagkat sa tuwing kami dudulog sa trono ng iyong mayamang biyaya, kami po ay nakakasumpong ng kalinga, katugunan sa aming mga panalangin. Salamat o Diyos sa dugo ng kordero. Salamat sa Panginoong Hesukristo na kami ay binigyan ng access. Whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Ni-restore mo, Lord, ang aming dominion. Ni-restore mo ang aming authority. Ni-restore mo. At ikaw ang aming authority. Ikaw ang aming
power and authority, our relationship to your Father, our relationship to our Lord Jesus Christ, and our relationship to the Holy Spirit. Lord God, hallelujah. Once again, we pray for the Philippines. The Philippines is a kingdom worshiping and praying nation, filled with the glory of the King, empowered by the Holy Spirit, and mandated to preach the gospel of the kingdom to all the world for the glory of God, our Father. Praying, Lord, hallelujah, na napakaingay ng politika sa panahong ito. Napakaingay, Panginoon, ng vaccine, napakaingay ng COVID sa bansang ito. Kaming mga anak mo, Lord, na mayroong hawak na susi at may kapangyarihan upang baguhin ang sitwasyon at atmosphere sa bansang ito, we declare kingdom take over. Itong panahon ng aming pag-iingay, itong panahon ng aming pagde-demonstrate ng kapangyarihan mo. Hindi namin tinatanggap, Lord, na ang COVID ay magdikta sa buhay ng inyong mga anak at bawasan, Lord, hallelujah, ang iniatang mong iniutos na ilihan sa mga may sakit at may karamdaman at sila'y gagaling. Aming ipapatong ang aming mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, yung mga nasa ospital, yung mga nasa bahay, yung mga nasa kanilang tahanan, yung mga nasa kanilang mga opisina, yung nasa kanilang mga trabaho, dinideklara namin, O Lord, hallelujah, ang iyo pong protection sa lahat ng iyong mga anak, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, na ma-disinfect ang lahat ng aming tahanan, ang lahat ng aming mga pinupuntahan, ang aming mga buhay ay tunay na pinaghariyan ni Kristo na Hari at Panginoon ng aming buhay. At ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay walang dapat ikatakot sapagkat ang kapangyarihan mo ay nasa amin. At ito ang panahon na i-demonstrate namin na si Kristo, hallelujah, at ang Banal na Espiritu ay nasa aming mga buhay. Mahayag ang iyong kapangyarihan, for the kingdom of God is not a matter of word, but it is the demonstration of power and authority. God, hallelujah, turuan mo ang bawat isang laging sumunod, makinig sa iyo, na one thing is needed, that katulad ng Mary, that Mary has chosen, na hindi alisin sa kanya, ang umupo at makinig lagi at makipagniig sa iyo. Let the spirit of worship and intercession, the spirit of prayer, the spirit of intimacy, Lord, hallelujah, ibuhos mo sa oras ito sa aking mga kapatid. Hallelujah. Itas nga po natin ating mga kamay, kayong lahat ng mga naka-tune in right now, lahat ng mga nagsisipakinig. Hallelujah. The Lord is saying unto you, let me touch you, my son. Let me touch you, my daughter. Let me touch you, my children. Hallelujah. Hipuin ka ng Panginoon sa oras ito, no? And I release the power of God upon you right now. Any form of sickness and disease, troubles, and anumang mga gustong gawin ng kaaway sa inyong mga buhay, sinasaway ko sa pangalan ni Jesus. Ang inyong mga pananalapi, ang kanya, huwag niyong ipanakaw sa kaaway, kundi bagkos ipagkaloob ninyo sa Lord, ang sa Lord, hallelujah, at i-bless ng Lord ang inyong mga kamay at maging masipag. And ang abilidad na pinagkaloob siya ng Lord ay gamitin niyo for His glory to extend His kingdom. We declare kingdom take over sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya. We declare kingdom understanding and wisdom and knowledge sa inyong mga buhay sa mga oras ito. At isang araw, hallelujah, ikaw'y magsasalita na may kapangyarihan, na mayroong katapangan, na hindi ka matatakot. Pagmamalaki mo ang Panginoon, pagmamalaki mo ang kanyang mga gawa, hallelujah, it's done, it is finished. Hallelujah, you are fully paid, you are fully served, you are fully won, hallelujah, sa buhay mo. Kaya sa oras na ito, ikaw na nakataas ang kamay, I declare more kingdom blessing and favor sa buhay mo, na ma-encounter mo kada araw, 24/7, ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan. Salamat po, Ama, at dinideklara namin ang bansang Pilipinas, ang mga politiko, at dalawin niyo po. We pray na ang bansang ito, magmula sa presidente, sa cabinet member, sa senado, sa kongreso, sa DILG, sa mga men in authority, men in uniform, O God, hallelujah, na pagharian mo, Panginoon, at mag-raise ka ng mga righteous people, O Lord, na walang takot, handang mamatay, handang mawalan ng reputasyon, alang-alang sa pagbabahagi ng iyong mensahe ng kaharian ng Diyos. And we pray, Father God, for the whole body of Christ in sa bansang Pilipinas, na ibigay namin ang aming buhay sa aming kapatid. Ibigay namin ang aming buong paglilingkod sa aming mga kapatid. Hallelujah, yung mga pinagkatiwala mo ng mga kaluluwa na aming alagaan ay ma-endorse namin sa iyo
na ready na sa iyong muling pagbabalik, na sila ay nag-rule and reign, hallelujah, at na-serve ang purpose, at ihanda ang iyong muling pagbabalik upang ang mga tao, Lord, sa buong mundo ay makarinig ng iyong mensahe, ng iyong kaharian, ng mensahe ng kaharian ng Diyos, lalo ng bansang Pilipinas. Salamat po, Ama. Praying, O Lord, hallelujah, na ng spiritual breakthrough, kingdom breakthrough, financial breakthrough, O God, relationship breakthrough, at higit sa lahat, na may ma-experience namin talaga, Lord, araw-araw ang mamatay sa sarili at Ikaw ang nabubuhay sa amin. Katulad ng binasa namin, Lord, na nagkaroon ng transfiguration sa buhay, a total change sa buhay ni Jesus Christ, nagliwanag si Stephen, nagliwanag ang lahat ng iyong mga anak at yung 12 alagad, hallelujah, Lord, ay namatay at nabuhay para sa iyo, na kung saan hindi po, Panginoon, ang hinayang na ang kanilang buhay ay itanim for kingdom cause, sapagkat ang buhay mo ang una mong tinanim para sa amin. Salamat po, O Diyos. And I declare, Father God, as I release the word of the kingdom tonight, I declare kingdom understanding, wisdom, and knowledge. Salamat po, Ama. Luwalatiin ka at dakilain. Yan ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung malakas na palakpak po para sa Lord. Amen. Hindi nyo napapansin, ilang buwan ko nang inaabit yung kay buti ng Diyos sa akin. Amen. I-shout out niyo po yan, kay buti ng Diyos sa akin. Sa lahat ng mga mapagtagumpay, sa lahat ng masunurin sa Diyos, sa lahat ng uhaw at gutom sa Panginoon ngayong gabi, God bless you all with all kingdom blessing and favor mula sa ating hari. Hallelujah. Lagi kong pinapakanta to, gusto kong maging, alam niyo yun, yung kahit natutulog ka, kahit kumakain ka, yung lagi mong naalala ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So gusto kong awitin ulit natin, kay buti ng Diyos. Itong title na ito ay kay buti ng Diyos. Yung isa naman, ang Diyos ay mabuti. So walang sawang pag-awit at papuri sa Lord. Ano mang sitwasyon, ano mang pangyayari, ano man ang nangyayari, saan ka man naroon, ano mang oras, ano mang araw, ano mang panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Amen! Hala, shout amen po sa inyong mga comment section. Ready? 1, 2, 3, 4. May monitor ba ako, Bet? Kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos, oh kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa akin. Everybody sing. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, oh kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Mula pa noon magpahanggang ngayon, Ikaw ay kasama ko. Hindi ka nang iwan, hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan. Kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos, oh kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Sabay-sabay tayo, lakas natin. Kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos, oh kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Mula pa noon magpahanggang ngayon, come on, Ikaw ay kasama ko. Hindi ka nang iwan, hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan. Kahit kailan, kahit saan, sa lahat ng panahon, Ikaw ay naroroon. Salamat sa iyo, Panginoon. Kay buti ng Diyos, oh kay buti ng Diyos.
Hallelujah! Gusto ko pito lang, pito. Relax lang. La 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 la. Mula pa noon, magpahanggang ngayon, ikaw ay kasama ko. Hindi ka nang iwan, hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, oh kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Mula pa noon, magpahanggang ngayon, woo! Ikaw ay kasama ko. Hindi ka nang iwan, hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan. Kahit kailan, kahit saan, sa lahat ng panahon, ikaw ay naroroon. Salamat sa iyo, Panginoon. Kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. For the last time. Kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Pwedeng isa pa, humirit tayo kay Lord, yung mabagal lang, deep in our heart. Kay buti ng Diyos sa akin, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Thank you, Abba. Sarap sabihin at mag-respond sa pag-ibig ni Lord at sabihin natin, minamahal kita, minamahal kita, sa buhay ko, sa puso ko, minamahal kita. Sabay-sabay po nating awitin. Come on, everybody sing. Minamahal kita. Minamahal kita.
sa buhay ko, sa puso ko, minamahal kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin ka. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin ka. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Grabe ka, Lord. Thank you for your presence. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Sa buhay ko, sa puso ko, sinasamba kita. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Sa buhay ko, sa puso ko, luwalhatiin ka. Salamat po aming Ama sa napakatinding presensya mo ngayong gabi sa aming kalagitnaan. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Sa buhay ko, sa puso ko, sinasamba kita. Sa buhay ko, sa puso ko, sinasamba kita. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Aming Ama, Panginoon, Banal na Espiritu, sambahin ka. Sambahin ang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa iyong kabanalan. Dakila ka, dakila ka, dakila ka.
napakabuti mo. Wala nang higit pa sa iyo. Wala nang higit pa sa iyo, O Diyos. Kapangyarihan mo'y walang makapapantay. Wala nang higit pa sa iyo. Let's declare. Wala nang higit pa sa iyo. Wala nang higit pa sa iyo, O Diyos. Kapangyarihan mo'y walang makapapantay. Wala nang higit pa sa iyo. Kapangyarihan mo'y walang makapapantay. Wala nang higit pa. Wala nang higit pa. Wala nang higit pa sa iyo. Dios, pour out your spirit upon sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, O Diyos, aming Ama. Bigyan mo ng katapangan, boldness to declare your power and authority sa aming sambayan. Wala na kaming kinatatakutan sa panahong ito. Isa lang ang takot na natitira sa aming mga buhay, ang banal na pagkatakot sa aming Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa sa aming mga kapatid. At ngayong gabi, i-bless mo kami ng salita ng kaharian na maging kalakasan at kalusugan na aming buhay espiritual. Salamat po, Ama. Maluwalhati ka. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin na malakas ang ating hari. Hallelujah. Alam niyo nung si Moses ay nagbabad ng 40 days sa ano ba yung halaman na yun? Yung, sa, o nagpunta, umakyat sa bundok. At ang sabi niya, Lord, kung hindi lang rin, sa burning bush, kung hindi lang rin mauna ang presensya mo, iwan na lang ako rito. Hindi ako tutuloy. Pero sabi ng Lord, at siya ay sinamahan at nauna ang presensya ng Diyos. At siya ay nag-stay ng 40 days and 40 nights. At nakipag-niig sa Panginoon. Moses is an intercessor. Siya po ay isang lingkod ng Diyos, the prophet of God, na namamagitan para sa kanyang bayan. Mga kapatid, ang gusto kong ibigyan ng exhortation muli sa oras na ito, si Jesus Christ, yes, ang kanyang ministry ay magturo ng kaharian at i-preach ang kaharian at i-demonstrate ang kaharian. Subalit ito ay nakabalot sa kanyang pagiging intercessor sa Father at sa ating lahat. Sa Diyos at sa tao at sa Diyos. Kasi God is looking for an intercessor. Ang lahat kasi, alam mo yung pag-intercessor ka, standing between the gap, wala kang kagap, wala kang kagalit, wala kang binigyan ng sama ng loob, wala kang inaway, wala kang, yun ang ibig sabihin ng intercessor. At wala kang bias. Wala kang pinapanigan ng political party o ano pa man, partisan o ano pa man. Kasi paano maging effective na intercessors at mag-intercede in behalf of the others kung meron kang partisan, meron kang kagap, may broken relationship, kailangan ayusin muna. At yan ang hinihingi po ng mga intercessor.
At hindi tayo manalangin, hindi tayo pwedeng manalangin ng sarili nating panalangin. That's why hanggang ngayon si Jesus Christ ay nag-intercede sa atin sa trono ng Ama as a high priest, hallelujah, as a chief ambassador, chief shepherd natin. Hallelujah. Salamat sa Ama. Siyang naging mediator natin at siya naging high priest natin upang ang kahariyang ito ay patuloy natin maisulong. Alam niyo po ang sekreto ng lordship and kingship ni Christ sa buhay natin. Kailangan maintindihan mo muna ang kapahayagan ng kaharian ng Diyos. Kung nung kami po ay nagpunta sa Brunei, hindi namin kilala ang hari. Sino bang hari? Ang pinopromote ay ang Brunei, ang bansang Brunei. At sa bansang Brunei, nandun yung hari. Kailangan makapunta ka muna sa Brunei para makita mo ang hari. Ganun po yun. At malaman mo ang buhay at ang gusto ng hari kapag ikaw ay nasa kanyang kaharian. So, ano po? At nung napunta po kami sa Brunei at nakita namin kung paano mabuhay sa isang pangkaharian pamumuhay, grabe ang pag-submit, ang pagmamahal nila sa hari at doon napaka-disiplinado ng mga tao. Kumuha kami ng mga, ano ba yung mamahaling relo? Rolex, nagkakalaga ng 5 milyon, ibibigay sa'yo, papakita sa'yo, isusot mo. Yung lugar na yun ay wala pong gwardiya. Pati mga cellphone, lahat po doon, walang gwardiya. Yung mga alahas, walang gwardiya. Tinanong ko yung isang Pilipino, bakit walang gwardiya rito sa bilihan ng mga Rolex na original? At tinanong ko rin yung isa, bakit walang gwardiya sa bilihan ng mga alahas, sa mga cellphone at kung ano-ano? Ay, wala akong magnanakaw dito. Sabing ganun. Grabe. Pero hindi ko ito wag na hindi niyo ko maintindihan. Sa ating bansa nakatago na, inaakyat pa ng akyat bahay gang. May magnanakaw pa, may martilyo gang, na sumusuot pa, may anay gang, lahat ng klase para lang makuha ang kayamanan, yung greediness, yung covetousness. At ngayon ang matitindi ngayon ng greediness, pati ang ating kalusugan binibusiness. Wag ko kayo masasaktan sa akin. Hayag na ho yan at marami magpapatotoo niyan. Na yung ating kalusugan ay binibusiness. Ang unang tanong, may pilalat ka ba? May ganito ka ba? May ganun ka ba? Tapos i-convert nila sa COVID ang lahat ng mga umubuka lang, COVID yan. Yung isang kaibigan namin, ganun ang ginawa. Nagkalagnat, COVID yan. Inuwi nila, pumirma. O, nawala naman ang lagnat. At ngayon, yung malakas ang bata. Titingnan ninyo, alam nyo, ang isang kaharian, kapag ang hari ay mahal nila, kasi ang hari ay nagmamayari sa kanila. Well, in the kingdom of God, walang private property, wala pong ownership, kundi ang lahat ay pag-aari ng hari. Upang maintindihan mo ang pag-aari at pagiging Panginoon ng Diyos, kailangan maintindihan mo muna ang kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, hindi ang salita ng tao ang nasusunod, kundi ang batas ng hari. Walang option, walang suggestion, walang opinion. Hallelujah. At ang hari ay hindi nangangailangan ng consultation. Ang hari natin ay hindi nangangailangan ng adviser. Kasi siya mismo ang batas, siya mismo para sa kabutihan at kaayusan natin. Kapag may hari ka, may Panginoon ka, kapag ikaw ay naging taga-kaharian, hallelujah, sagot ka ng hari. Mabubuhay ka ng mapayapa, mabubuhay ka ng matiwasay, mabubuhay ka ng provided, secured, safe, at lahat ng needs mo. Tinanong namin ng ilang mga citizen ng Brunei citizen, yung mga Brunei UK. Brunei citizen pala. Doon pala, pagka wala kang trabaho, wala kang budget, susulat ka lang sa hari. Kung ikaw magpapakasal, susulat ka lang sa hari. Nag-interview kami, ang pinakamahirap doon sa Brunei, ang bahay nila ay aircon. At pagkatapos, dalawa hanggang tatlong sasakyan ng isa sa pinakamahirap. So, kung titingnan ninyo, sagot ng hari ang kanyang mamamayan. At hindi papayag ang hari na ang kanyang mamamayan ay baldado, may sakit, o may mga o tinatawag na walang silbi o PWD, person with disability. Hindi ho ganun. Sa kaharian, hindi pwede yan. Nangigigil ako kasi alam nyo bakit? Nung dumating si Jesus dito, sa Matthew chapter 8, pag binasa ninyo, the whole chapter of Matthew chapter 8, nung siya'y sinamba, lahat ng sumunod sa kanya ng mga tao ay kanyang pinagaling lahat. Kalooban ni Lord na malakas ka, kalooban ni Lord na malusog ka, kalooban ni Lord na ang katawan mo ay pinagpala, hallelujah. Bakit? Kasi gagawin niyang katawan niya yan. Body of Christ. Hallelujah. Huwag natin palitan ang miracle ng technology. Huwag natin palitan. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yes, magkasakit ka man, pagkagalingin ka ni Lord. Magkasakit ka ulit, pagkagalingin ka ni Lord. Hindi issue po yun.
ang mahalaga sa Lord, siya ang Diyos na lagi nagpapagaling at nagbabago na buhay ng tao. Hindi ko po ina-exalt dito ang kagalingan kasi added lang yan sa karya ng Diyos. But ang gusto ko ipakita dito is the rights and privilege and the benefits of the kingdom. Diba, meron nga akong kanta, diba? Diba yung, naalala ko lang uli, gusto kong kantahin ito. Hallelujah. Sabi ng awit, bless the Lord, oh my soul. Bless His name forevermore. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ito po ang mga benefits. He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeemed my life from destruction and crowns me with love and compassion. Bless the Lord, oh my soul. Bless His name forevermore. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Psalms 103. Bless the Lord, O my soul, and all, and forget not all His benefits. So, ang lahat ng binipisyo sa cross ng Kalbaryo, sa kaharian, all your needs are available sa kaharian ng Diyos. Once na, naging hari mo at Panginoon mo si Kristo, grabe, ang lahat ng binipisyo mo sa cross ng, ang bilis ng oras, no? 8:30 na agad. Anyway, so maraming salamat po. Ang 4 minutes pa. Ang aking binanggit sa inyo is, understanding the kingdom of God is the key para makilala niyo ang hari at Panginoon. Don't get me wrong, please. Ignorance about the kingdom of God is ignorance about the will of God. Chachamba ka. Nung kami nandoon na sa Brunei, hallelujah, ang hari ay nag-show up tuwing birthday niya or Pasko or ano, at namumudmud ng pera, talaga nagpapakain, ang saya sa kaharian nila. Pero ang ating hari, everyday, is provided ang iyong pangailangan. But seek you first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So let your mind always align with the mind of the government of God, in the mind of Christ. And let the kingdom of God, let the lordship, let the kingship, let the rulership of Christ occupy our lives. At siyang masusunod sa ating mga buhay. Ulitin ko, ang sarap sumunod sa Panginoon. Ang susi ay ang makilala na siya ang hari at Panginoon ng buhay mo. Siya nagmamayari sa'yo. Siya ang absolute authority mo. At siya ang master mo. Siya nagmamayari sa'yo. Sagot ka ng hari. At kapag ikaw ay dumulog sa Kanya, bago ka pa man dumulog, alam na ni Lord ang pangangailangan mo. Salamat sa Panginoon. At ngayon, mag-segue lang ako ng konti. Gusto ko lang basahin itong Luke chapter 9. Verse 1 to 5. Ano? Luke chapter 9, verse 1 to 5. Gusto ko kayong bigyan ng another blessing. Okay? Okay. Luke. And then he called. Okay. All the, and took your disease. Verse 2 nga, anak. Verse 2 nga. Verse 2. Okay. Sa verse 1 muna. Sa verse 1 muna. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure disease. Tingnan nyo. As I have said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure disease. Verse 2. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Tingnan nyo po. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. So ang pinipreach po, ang the passion of Jesus Christ is the kingdom of God.
at i-demonstrate ng kaharian ang mga kung anong meron sa kaharian ng Diyos. Package deal, verse 3. And he said unto them, take nothing for your journey, neither staves nor scrip, neither bread, neither money, neither have two coats apiece. Okay. So nung sinugo niya ito, gusto ko lang ipakita sa inyo rito na ito po ang ating ina-advance ngayon. The kingdom of God. The gospel of the kingdom. So next Sunday, ay gusto kong talakayin ulit. But this time, Luke chapter 8. Luke chapter 8 naman tayo. Hallelujah. Luke chapter 8. Luke chapter 8. Luke 9 yan eh. Luke chapter 9 yan. Luke chapter 8. Bago ako magtapos, gusto ko yung i-bless sa pamagitan ng isang exhortation about kingdom giving. Hallelujah. And it came to pass afterward, everything is showing the kingdom of God. And that, okay. Okay. Tingin po kayo sa akin. Hallelujah. Si Jesus Christ, habang siya ay nagpipreach, sabi rito, and it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. Verse 2. And a certain woman which had been healed of evil spirit and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. Hallelujah. And Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, and Susanna, and many others which ministered unto him of their substance. Grabe, no? So itong mga ito, mga pinalaya, pinagaling, binless ni Lord, ay naging kapartner siya, naging kapartner niya sa ministry. Gusto kong i-bless ninyo ang inyong mga sarili, i-bless ninyo ang inyong family, i-bless ninyo ang inyong mga sarili, i-bless ninyo ang inyong mga buhay sa pamagitan ng inyong pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Walang nagtanim sa kaharian ng Diyos. Walang nag-invest na nalugi sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. God bless you po at lagi niyong tatandaan. Kasama natin ang Diyos. Smile, you look so beautiful. Hindi po kuripot si Lord. Ang Diyos po natin is a generous God. Hallelujah. At handa niyang pagyamanin ang bawat isa sa atin upang meron tayong may pagkawang gawa. Tulungan natin ang mga kababayan. I-bless natin ating mga pastor. I-bless natin ang mga nangangailangan. I-bless natin ang mga bata. I-bless natin po ang gawain ng Panginoon. Sa kanyang papuri, paglulwalati, pagdadakila at paparangal. At anuman dinisire niyo ngayong gabi, granted. The Lord is saying unto you, granted my child, granted my son. Hallelujah. Ikaw na nag-delight sa Lord. Delight yourself in the Lord. He will give you the desires of your heart. Hallelujah. Pagpalain mo ang Panginoon sa gabing ito, sa kanyang papuri, paglulwalhati, pagdadakila at pagpaparangal. And once again, watch sa pag-opening ng School of Advancing the Kingdom of God. Walang registration fee, free food, free meal. Lahat po ay libre. So lahat ng gusto magpagamit sa Lord, pero face to face po, tatanggap lang kami ng hanggang 24 lang po na mga estudyante na gustong magpa-train, magpa-disciple, at gusto po talagang magamit kay Lord ng mightily sa kanilang buhay. Hallelujah. At na maging tagapagdala ng mensahe ng kaharian ng Diyos dito po sa embassy namin sa God is a Refuge, pero sponsored by Blessed Philippines International. So thank you very much and God bless you po. To God be the glory. We love you. Ito pang inyong kapatid, Pastor Luis Bay Baldomaro, nagsabing, smile, you look so beautiful. Go and make disciples of all nations dahil kasama natin ang Diyos. God bless you. To God be the glory. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So mag-comment po kayo, mag-shoutout kayo sa inyong napakinggan at narinig ngayong gabi para marami po ang mabless sa bawat isa sa atin. Come on, hallelujah.